Director Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa tumagas na kemikal sa Malabon. Walo ang sinugod sa ospital at 100 pamilya ang inilikas dahil po sa leak ng chlorine sa isang warehouse sa barangay Tinejeros sa Malabon. Live po mula Malabon, nagpapatrol si Jervis. So Jervis, kamusta na ang sitwasyon dyan? Kamusta na yung mga bata na sinugod sa ospital? Yes, Henry, pinabalik na sa kani-kanilang mga bahay ang tinatayang nasa 300 pamilya matapos silang palikasin dahil sa chlorine leak dito sa Kaingin Road sa barangay Tinejeros sa Malabon. Ayon sa Malabon Bureau of Fire Protection, ay bandang tanghali kanina nang makatanggap sila ng mga report tungkol sa masangsang at nakahihilong amoy mula sa isang warehouse. Warehouse ito ng isang dealer ng oxygen tank na nagre-refill ng acetylene. Sa paunang investigasyon ay natagpuan sa lumang bahagi ng warehouse ang sumingaw na tubig na positibo sa chlorine. Ayon sa BFP at CDRRMO sa Malabon, ay mataas ang concentration ng chlorine na nakita sa tubig dito. 8 tao ang isinugod sa ospital ng Malabon, kabilang ang 5 bata at isang senior citizen. Nakadama kasi sila ng pagkahilo at pagsusuka. Ang ginawa ng BFP ay tinabunan muna ng buhangin ang bahagi ng warehouse na nagpositibo sa chlorine. Hindi pa tiyak kung ano ang nagdulot ng leak doon. Ayon sa BFP ay nakausap nila ang may-ari ng warehouse at sinabi na luma na nga ang warehouse at hindi na ginagamit ang bahaging iyon. Kaya iniimbestigahan pa ang sanhi nito. Bandang 5 ng hapon kanina nang ideklara ng BFP na ligtas nang bumalik ang mga tao sa kanilang mga bahay. Nagsagawa naman ng test sa hangin dito at napag-alamang wala namang poisonous gases. Kanina, so naamoy ng mga residente rito. So kaya nagkaroon iba, nasuka po yung mga bata, nagkaroon ng konting difficulty of breathing yung iba. So immediately, nag-deploy po ang aming fire volunteers dito para to check the situation. Sobra po yung amoy, iba na. Masakit po siya sa lalamunan. Oh, may sumingaw na amoy na nakakasulasok. Matinding-matindi amoy na nahihirapan na kaming huminga. Yung tiyahin po namin yan, dala sa ambulansya. Yung kapatid nito, nadala naman sa ospital. Talaga nag-positive lang ang masasabi natin is yung water natin is positive for chlorine. So yung hinahanap nating source kung bakit nagkaroon po ng chlorine yung mismong stagnant water is under investigation pa rin po. Kasi ang nature ng business nito is acetylene. Pag-re-refill ang acetylene, which is wala naman pong kinalaman sa chlorine. Yes, Henry, sa ngayon ay nagpapagaling na ang mga pasyente sa ospital at inaasahan na makalalabas din. Sa ngayon ay wala naman na yung masangsang na amoy dito. Iniimbestigahan din ng mga otoridad ang permit to operate ng warehouse. Henry. Oo nga, Jervis, 2 bagay. No, unang-una, tama yung tanong nung isang kinausap po, anong ginagawa ng chlorine doon? Acetylene, yung business doon. Pangalawa, sino nag-shoulder nung gasto sa ospital nung mga dinala doon? Sa ngayon ay nagsabi naman ang lokal na pamahalaan ng Malabon na magpapadala sila ng tulong doon sa mga apektado nitong chlorine leak na ito. Under investigation pa, Henry, dahil mismong yung mga may-ari ay nagsabi sa BFP na hindi sila tiyak kung bakit nga ba nagkaroon ng chlorine doon sa tubig na yon. Yung tubig kasi na yon ay nasa kanal o nandun lamang sa nakatambak lang sa loob at hindi naman talaga properly stored. So iniimbestigahan pa kung bakit nga ba ito sumingaw. Henry. Maraming salamat, Jervis Manahan. Inag-utos na po ng pre-trial chamber ng International Criminal Court na ituloy ang imbestigasyon ng ICC prosecutor sa drug war killing sa Pilipinas. Nabigo po ang Pilipinas na kumbinsihin ng pre-trial chamber na ipahinto ang imbestigasyon ni ICC prosecutor Karim Khan sa mga patayan bunsod ng gyera kontra droga sa ilalim ng Duterte administration. Hindi wano sapat ang mga hakbang ng Pilipinas para sabihing ginagawa na ito.
ang imbisigasyon na isasagawa ng ICC prosecutor. Kinatuwa ng Human Rights Watch at ilang pang grupo ang desisyon ng ICC pretrial chamber. Pero si Justice Secretary Boying Remulla nagtataka bakit umano pinipilit ng ICC na manghimasok sa Pilipinas. Hindi aniya papapasukin sa bansa ang mga imbestigador ng ICC. I do not get it. Why they insist on entering the Philippines in spite of the fact that we are no longer members? They will have no compulsory process in the country. They will not even be empowered to issue subpoenas in the country. So if they want to come in as a hostile government, as a hostile force, come in. But they cannot do that to us. Wala na si Karen. Sa ibang balita naman, inaantabayanan na ang pagdating sa bansa ng labi ni Julibee Ranara, ang Pinay OFW na pinatay at sinunog sa isang disyerto sa Kuwait. At live mula Quezon City, nagpapatrol Joyce Balancho. Joyce, anong oras inaasang darating ang labi ni Julibee? Karen, nakalis na nga mula sa Kuwait papunta dito sa Pilipinas itong mga labi ng Pinay OFW na si Julibee Ranara. Karaniwan, Karen, 8 hanggang 9 na oras ang biyahe mula sa Kuwait at inaasahan nating pasado alas 9 pa ng gabi dadating ang kanyang labi dito sa Pilipinas. Nag-alay ng dasal ang mga kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas habang inihahanda ang labi ni Julibee Ranara sa pag-uwi nito mula sa Kuwait. Si Julibee ang overseas Filipino worker na ginahasa, pinatay, sinunog at inabandona sa isang disyerto sa Kuwait ng anak ng kanyang employer. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, mas nagiging emosyonal ngayon ang pamilya ni Julibee habang papalapit ang panahong makikita na nila ang kanyang labi. Mas lalong intense yung bigat ng kanilang nararamdaman. Siyempre, iyak ng iyak yung ina at yung ama. Kaya nga sila talaga nakikiusap na kung maaari daw kami na lang ang sumagot. Kasi ninenervyos daw sila tuwing natatapat na ng camera tsaka naabutan ng mic. Sabi ng OWA, posibleng 2 hanggang 3 oras ipoproseso ang katawan ni Julibee bago mailabas sa cargo terminal. Idederecho ito sa punerarya kung saan isa sa ilalim ito sa 2nd autopsy bago iimbalsamo. Kasi marami kang lumalabas na nababasa nila sa social media pages. So, kumbaga, ang makakatulong ito para mas maging mapayapa at mapanatag yung kanilang kaisipan kung ano talaga yung tunay na nangyari para hindi na sila mabother ng mga iba't iba pang lumalabas na balita. Sa Linggo naman, magsisimula ang burol ni Julibee sa kanilang bahay sa Las Piñas City. Ayon sa OWA, posibleng abutin ng 2 linggo ang burol. Nais ng pamilya mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng kanilang kamag-anak na makita ang labi bago ito ilibing. Nasa isang hotel, tumutuloy ngayon ang pamilya ni Julibee na humihiling ng privacy habang sila ay nagluluksa. Naiparating na rin ang embahada ng Kuwait ang kanilang pakikiramay sa pamilya. Sisikapin naman ng OWA na mabigyan ang lahat ng anak ni Julibee ng scholarships bukod sa sasagutin ang gastos ng burol hanggang sa 1,000. Samantala, naghain naman ang Makabayan Block ng isang resolusyon para suriin ng kamera ang mga programa ng gobyerno para sa mga OFW. Anila, hindi ito ang unang beses na may Pinay OFW na napatay sa kamay ng kanilang employer. Matatandang noong 2018, nadiskubre rin ang katawan ni Joanna De Mafeli sa isang freezer sa isang apartment, habang noong 2019, namatay sina Constancia Dayag at Jeneline Villavende na kapwa na karanas ng physical at sexual abuse. Karen, samantala, halos kakatapos lamang ng protesta at candidate vigil na isinagawa dito sa Boy Scout Circle sa Timog sa Quezon City, yan ay ginawa ng mga grupong Grabiela at Migrante PH bilang pagkondena sa pagpatay kay Julibee Ranara. Ayon nga sa mga grupo, Karen, ay pabor sila na ibalik ang deployment ban ng mga OFW sa Kuwait. At bukod nga sa kaso ni Ranara, kinondena rin ng mga grupong ito ang ilang pang mga kaso ng karahasan laban sa mga kababaihan. Karen. Maraming salamat, Joyce Balancho.
Abiso sa mga consumer at motorista. Malaki-laki na naman ang itataas sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene sa Martes sa susunod na linggo. Susundan ito ng big time na dagdag presyo sa LPG sa Miyerkules. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Itinaas na ni Melissa ng 5 pesos ang kada takal ng ulam dahil sa pagmahal ng sibuyas at itlog. Pero ang problema niya ngayon, malaki rin ang itataas sa presyo ng LPG sa Miyerkules. Hindi ko alam paano magiging discarding ngayon dahil sobrang taas talaga eh. Sobrang tipid muna siguro sa gas. Hindi kailangan magpakulo, wag na magpakulo. Ngayong araw, nasa 9.50 na kada kilo o mahigit 100 piso kada regular na tangke ang itinaas sa contract price ng LPG sa world market dahil sa pagsipa ng demand sa China. Pero hindi pa yan ang final contract price. Pag 5 araw before the end of the month, kung ang presyo ngayon ay pataas, tutuloy-tuloy siya. And then magko-correct na lang siya papuntang Marso. Asahan na ng ating consumer na malaki itong increase na to. One of the biggest increase na mangyayari pagdating sa LPG. Sa Miyerkules pa magkakaalaman kung magkano ang saktong itataas sa presyo ng LPG. Pero ngayon pa lang, nag-abiso na ang mga manufacturers at dealers sa kanilang mga consumer, kagaya ng mga karinderya at restaurant, na paghandaan ang malaki-laking price increase sa LPG sa susunod na linggo. Bagamat may ilang tindahan ang nagtaas, nakapako pa rin sa dati ang presyo ng mga kilalang brands ng LPG. Dahil batay sa patakaran, minsan lang sa isang buwan ang adjustment sa unang araw lagi ng buwan. Payo ng ibang dealer, pwedeng bumili ng reserba habang hindi pa tumataas ang presyo. Kung kaya naman po ng budget, sir, mag-inback na po tayo kasi parang if ever po magtataas ng 8 pesos, 88 pesos din po yun, sir, matitipid din po natin yung 88 pesos. Maaantala rin ng 2 weeks ang dating ng shipment ng ilang LPG importers pero tiniyak ng gobyernong hindi magkukulang ang supply. Tatawag po kami sa mga industry players para masigurado po sila na compliant sila with their minimum inventory sa LPG na 7 days at kung ano po talaga ang magiging problema nila na nababalitaan nila na magkakaroon ng delay sa supply at the same time sa pagtaas ng presyo. Samantala, sa unang 4 na araw ng trading sa world market, mahigit piso na ang taas sa gasolina at kerosene, halos piso naman sa diesel. Nakita natin na magkakaroon ng increase na naman sa presyo ng produktong petrolyo, lalo na sa gasolina, diesel at kerosene. Sa nakikita ko natin ng trading sa ngayong araw na to, mukhang tataas na naman po, pwede pong magdagdag pa po doon sa increase for next week, no? So, ang nakikita ko natin talaga, hindi na ko bababa ng piso yung pwedeng itaas ng diesel. Ang sa gasolina naman po is hindi na rin po bababa ng 150 ang itataas. Pero babalik kaya sa 80 peso level ang presyuhan ng diesel at gasolina sa Metro Manila? Hindi siya aabot ulit ng ganun. Ano? Kasi nakikita ko natin may resistance na ho. Ano? Itong pagtaas ng presyo ng crude at saka ng refined products, no, medyo mabilis po yung sirit dahil doon sa magandang optimism, no, sa economy ng recovery ng China. Pero nakita ko natin na medyo parang nag-stagnate po. Bumabangon kasi ang ekonomiya ng China, kaya sumisipa ang demand na nagpapataas naman sa presyo ng langis. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Hanggang mamayang hating gabi na lamang papayagan ang mga nag-import ng sibuyas na maipasok ito sa bansa. Samantala, bumagsak ang produksyon ng itlog sa bayan ng San Jose sa Batangas matapos ihinto ng ilang poultry owners ang kanilang operasyon. Nagpapatrol, Dennis Datu. Maingat na sinasalansa ng mga itlog sa kanya-kanyang size sa isang egg farm sa San Jose, Batangas. Ibibiyahe ang mga ito pa Metro Manila. Tumaas na sa 210 pesos ang farm gate price ng standard na medium size na itlog o 7 pesos kada piraso. Sabi ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO, mataas ang presyo ng itlog ngayon dahil kulang ang supply. Walang produksyon sa Northern Luzon at sa Visayas dahil sa bird flu, kaya tanging Batangas ang nakakapagsupply sa pangangailangan ng bansa, lalo na sa Metro Manila. Ang problema, kakunti na lang din na nakakapag-alaga ng paitluging manok sa San Jose. Hindi kasi basta-basta nakakapagpasok sa Batangas ng mga ready-to-lay na manok dahil sa mahigpit at patakaran laban sa bird flu. Sumabay pa ang mataas na presyo ng mga patuka. Since last year,
ang dami nang tumigil. Mga dito lang sa bayan ng Jose, sa San Jose, mga nasa 20 to 30% ang nawala na ng ang tumigil na sa product at pagpo-produce ng itlog. Bakit? Kung hindi na kinakaya ng mga maliliit na farmer dito sa San Jose na i-sustain ang kanilang hanap buhay, lalo na dito sa pagpo-produce ng itlog. 50 hanggang 60% na umano ang itinaas ng presyo ng patuka sa laki ng production cost, sabi ng BEPCO. Yes, hanggang 20 centimos lang ang kinikita nila sa bawat itlog. Mula 12 million na egg production kada araw sa bayan ng San Jose, bumagsak na ito sa 6 hanggang 8 million kada araw, kaya kinukulang na ang supply. Kinulang na rin kasi ang Metro Manila, talagang ang laki ng volume na pangangailangan, even yung Calabarzon. Madami nang tumigil eh. At hindi na rin kami nagpapapasok ng ready to lay. Kasi ang nangyayari ngayon, puro nag-aalaga kami ng sisiw. Yung DOP, pinalalaki pa namin. Ibago pa yung mangitlog. 16 weeks pa ang aming 20 weeks pa bago yan mangitlog. Sa Quinta Market, 5 hanggang 10 piso na ang itinaas sa presyo ng kada tray ng itlog. Ang dating 235 pesos na XL size ay nasa 240 hanggang 245 pesos na. 225 pesos naman ang super small na size na dati ay 215 pesos lamang kada tray. Sa Kadiwa store sa Barangay Tibagan, San Juan City, mas mura na ibebenta ang itlog. 8 pesos ang kada piraso ng large na itlog kumpara sa small size na itlog sa palengke na 8 pesos din ang benta. Kaya sabi ng samahan ng mag-itlog sa Batangas, nakikipag-usap na sila sa Department of Agriculture. I-direkta na sa Kadiwa upang sa ganun mas mababang maibigay na presyo ng itlog at mabili talaga ng ating consumer. So hindi, wala na tayong middleman na ano, farm tapos direkta na agad sa Kadiwa para mabili ng mura ang ating itlog. Samantala, hanggang mamayang hating gabi na lamang pwedeng ipasok sa Pilipinas ang mga inangkat na sibuyas. Pero hindi pa nakukumpleto ang 5,700 metriko toneladang sibuyas na inangkat na inaasahang darating sa bansa. Sa tala ng Bureau of Plant Industry, hanggang kahapon, nasa 3,000 metriko tonelada pa lamang ang dumarating. Babala ng Bureau of Plant Industry kapag may dumating pang mga imported na sibuyas paglampas ng 11:59 mamayang gabi ay ibabalik naman ito sa pinanggalingang bansa. Dagdag pa ng BPI, nabibili na ngayon sa mga palengke ang 1,300 metriko tonelada na imported na sibuyas habang ang natitira pa sa mga dumating na imported ay sumasailalim pa sa inspeksyon. Dennis Datu, ABS-CBN News. Mas marami pang international audience ang makakapanood at makakapakinig ng world-class entertainment ng ABS-CBN. Gretchen, anong detalye? Ati B, ratsyada ang ABS-CBN sa paghatid ng mga dekalibring programa sa iba-ibang bansa sa Asia. Una na dyan ang bagong content localization partnership sa Indonesia, kasama ang streaming platform na Video. Ilan sa mapapanood online sa Indonesia ang mga hit teleseryeng Hanggang Saan, Love Thy Woman, Sino Ang May Sala, Mea Culpa, MMK at Once Upon a Time. Bahagi ito ng mga dekalibreng programang mapapanood ng mga viewers sa Indonesia. Basta't i-download lang ang video app sa inyong smartphones. Samantala sa Malaysia naman, pwede nang mapakinggan ang Teleradyo, Mixed Radio at MOR Entertainment sa leading digital radio platform ng Malaysia na Siok ng Astro Radio. I-download lang po ang Siok app sa inyong mga smartphones. Iniutos na ng pre-trial chamber ng International Criminal Court na ituloy ang imbestigasyon ng ICC prosecutor sa drug war killing sa Pilipinas. Hindi umano sapat ang imbestigasyon at aksyon ng pamahalaan kaugnay dito. Balak itong iapila ng pamahalaan pero iginiit ni Justice Secretary Boying Remulla na insulto ito at hindi niya papapasukin ang mga mag-iimbestiga. Nagpapatrol, Mike Navalio.
Bigo ang Pilipinas na kumbinsihin ang pre-trial chamber ng International Criminal Court na ipahinto ang investigasyon ni ICC Prosecutor Karim Khan sa mga patayang bunsod ng giyera kontra droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang patayan kaugnay ng Davao Death Squad. Iniutos ng ICC pre-trial chamber nitong Biyernes na pwede nang ituloy ang investigasyon matapos nitong suriin ang mga dokumentong isinumiti ng gobyerno ng Pilipinas, ng ICC prosecutor at ng mga biktima ng drug war, hindi umano sapat ang mga hakbang ng Pilipinas para sabihing ginagawa na nito ang imbestigasyong isasagawa ng ICC prosecutor. What it has been doing at best is looking at some of the allegations, but the process is more administrative, meaning it's leading towards the dismissal of those police officers or law enforcers who have been involved in the drug war. So what the ICC is looking for, particularly the prosecution, is whether there are criminal charges that are also being filed. Kulang din umano ang mga impormasyong ibinigay ng bansa hinggil sa mga kriminal na kasong iniimbestigahan nito. Kung meron man, kakaunti lang ang bilang at hindi kabilang ang mga matataas na opisyal. Shuffling papers is not investigating. There is no inability for the Philippines to investigate crimes against humanity, but there is unwillingness. And it's that unwillingness, for example, that was pointed out by the prosecutor and now by the pretrial chamber. Ikinatuwa ng Human Rights Watch ang desisyon ng ICC pretrial chamber. Ang ICC lang umano ang may kredibilidad na magsiyasat sa drug war killings sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Para sa National Union of People's Lawyers at RISAP na tumutulong sa mga pamilya at biktima ng drug war, tamang nakita ng ICC pretrial chamber na hindi sapat o seryoso ang gobyerno na mabigyang hustisya ang mga biktima. Nagtataka naman si Justice Secretary Boying Remulla kung bakit pinipilit umano ng ICC na manghimasok sa Pilipinas. They're insulting us. There are many limitations as to our to many of the things that we do in the country right now. So we are, as a country, we are doing what it takes to fix the system. And we are a fully functioning judicial system. I do not get it. Why they insist on entering the Philippines in spite of the fact that we are no longer members? Hindi pa nakakausap ni Remulla ang Pangulo o si Solicitor General Menardo Guevara. Nauna nang nagpahayag si Guevara na iaapila nila ito sa ICC Appeals Chamber. Gumaganaan niya ang mga proseso sa bansa sa kabila ng mga kakulangan sa legal system. Wala pang natatanggap na kopya ng desisyon ng Department of Foreign Affairs, pero aayon ito sa magiging hakbang ng DOJ at Solgen. Git naman ni Remulla, hindi niya papapasukin sa bansa ang mga investigador ng ICC. Sakaling maglabas ito ng summons or arrest warrant, they will have no compulsory process in the country. They will not even be empowered to issue subpoenas in the country. So if they want to come in as a hostile government, as a hostile force, come in. But they cannot do that to us. Walang tinukoy na pangalan sa investigasyon ng ICC prosecutor, pero una nang pinangalanan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP chief, ngayon Senador Bato de la Rosa, sa kasong isinampa sa International Criminal Court. Ayon sa kanyang abogado at dating tagapagsalita na si Harry Roque, handang humarap ang dating Pangulo sa anumang investigasyon at paglilitis ng Korte sa Pilipinas, pero hindi sa mga banyaga. Insulto umano ito sa kakayahan ng criminal justice system ng bansa. Hindi naman nababahala si Senador de la Rosa na siyang nagpatupad ng drug war noong PNP chief siya. Bigyan ko sila ng importansya. Manigas sila. Bahala sa buhay nila. Wala akong pakialam. Yun lang sa akin. They don't deserve attention. Pero ipapaubaya umano niya ang kanyang kapalaran sa desisyon ng gobyerno. Kung magkakaroon ako ng warrant, sabihin ng Philippine government na okay, i-surrender natin si Bato doon sa International Criminal Court, ipakulong natin ito doon sa Dahig or kung saan man lang ipapakulong. Ano magagawa ko? That's the government's decision. Susuport ako. Whatever happens, my life, my future is dependent on the decision of this government. Para naman sa kanyang kapwa senador na si Coco Pimentel, dapat makipagtulungan ng bansa sa ICC bilang responsabling miyembro ng world community
Para naman kay Senador Risa Hontiveros, maraming ebidensya na malawakan at sistematiko ang paglabag ng karapatang pantao sa drug war. Habang iginigiit ng pamahalaan ng Pilipinas na may sapat na investigasyon sa mga drug war killings, hamon ng mga human rights groups kay Pangulong Marcos, ipakita sa mundo na handa itong makipagtulungan sa ICC at hindi pagtatakpan ang kanyang pinalitan. Mike Navalio, ABS-CBN News. Sa Isabela, nakita umano ng isang magsasaka ang nawawalang Cessna 206. Tumutugma ang sinabing lokasyon ng magsasaka sa tinatahak na lugar ngayon ng mga tauhan ng PDRRMO. Nagpapatrol live mula sa Isabela si Jackie Manabat. Jackie, ano ang dahilan at hindi pa mahanap ang eroplano sa kabila ng natukoy na ang lugar? Bernadette, ayon sa PDRRMO Isabela at sa Tactical Operations Group 2 ng Philippine Air Force, ay gustong-gusto na nilang puntahan yung sinasabi ng magsasaka sa barangay di Caruyan sa munisipalidad ng Divilacan. Pero yun nga lang, maghapon at magdamag na umuulan at mababa ang ulap dito, no? Sa katunayan, heto ngayon, dalawang choppers ng Philippine Air Force ready nang lumipad, pero hindi naging akma yung lagay ng panahon. Maya't maya, inihahanda ng Tactical Operations Group 2 ng Philippine Air Force Isabela ang dalawang choppers. Pero hindi sila makaalis dahil sa lagay ng panahon. Tatlong araw nang hinahanap ang Cessna 206. Mula nang mag-takeoff ito sa Cagayan Domestic Airport alas 2 ng hapon ng Martes, lulan ang limang pasahero at isang piloto. Papunta dapat sila sa bayan ng Makunakon pero hindi na nakarating. Kumpara sa mga nakaraang araw, mas maliit na lugar na ang susuyuri ng rescue teams. Matapos umanong makatanggap ng report na may nakakita sa puting eroplano na tila hirap sa paglipad. Ang natukoy na lugar ay sa barangay di Caruyan sa munisipalidad ng Divilacan. Ang report po, there was a farmer na observed niya ang isang aircraft fitting the description of the missing plane. Nakita niya na it appeared to be in distress. It followed that usual, it took that usual path followed by aircraft approaching Makunakon Airport. But then it turned right towards the Pacific Ocean, made a loop, and then returned and proceeded towards the mountain. Nitong nakaraang tatlong araw, ang barangay di Caruyan ay nadadaanan ng mga eroplano mula Cagayan Airport papuntang Makunakon. Nasa loob din ito ng sinisipat na lugar kung saan na-detect ang mga nag-ring na mga cellphone ng mga pasahero. Ayon sa Isabela Incident Management Team, umaasa silang nakaligtas sa mga pasahero ng Cessna 206. So, sa ngayon, kung ano yung condition nila na huli nating alam, we will maintain that. They are, the six of them are alive. In fact, we're so optimistic. Nakakarga po sa chopper ay mga pagkain na ihuhulog dun sa site na pwedeng kainin ng mga survivors. Nagtungo na sa Cagayan Isabela ang mga kaanak ng mga pasahero. Mula Santa Ana, Cagayan at Metro Manila, ang mga kamag-anak ni Josepa Perla Espana, ang isa sa limang pasahero. Ayon kay Juliet, nagkukulang ng pakikipag-ugnayan ng operator ng aircraft. Kami talagang yung valid na information kasi kumukuha-kuha lang din kami sa mga kaibigan na hindi naman totoo yung mga sinasabi nilang balita na kayo si Babo. Kasi yung company po, wala hong update sa amin, hindi po sila kumontak. Simula ko nung nangyari yung aksidente, kahapon lang po ata sila nang gano sa kapatid ko. Maging ang ina ng dalawang pasahero, napipikon na sa dami ng maling impormasyon na natatanggap niya. Itigil po nila yon kasi apat na pamilya ko yung nawawala. Para naman silang hindi mga tao kung panloloko pa. At kung gusto nilang magpasikat sa social media, magpasikat sila in their own way. Huwag nilang gamitin yung trahedya na nangyayari ngayon sa pamilya ko kasi hindi po talaga yung nakakatuwa. Anya, makipag-ugnayan na sa kanila ang operator ng Cessna 206. Pero ayon sa legal counsel ng HML na operator ng Cessna 206, nakikipag-ugnayan na sila sa mga kamag-anak at tumutulong sa paghahanap ng nawawalang eroplano.
since yesterday na we exerted effort na nandiyan na sila. In fact, kinakausap namin sila. Ang agreement with the provincial government ng mga nag-conduct ng search that we will not stop until it's found. Ang commitment naman namin is that we will do what we're doing now, no matter how long it takes. Bernadette, yung nakitang white object o yung puting bagay ng magsasaka ay kailangan pang i-verify o kumpirmahin kung ito nga ba yung nawawalang Cessna plane. Pero sa ngayon ay nagsasagawa ng ground search ang 5th Infantry Division ng Philippine Army. At sa katunayan nga ay kahapon pa raw sila sinusuyod yung lugar na yon. Mahirap itong lugar na ito nasuyurin dahil matatarik ang gubat at mayat maya rin ang pag-ulan. At sabi nga nila, hindi basta-basta ang pagsusuyod sa lugar na yon. At hirap din sa signal, kaya hirap din sila sa pagpapasahan ng impormasyon. Bernadette? Maraming salamat, Jackie Manabat. Samantala, inuwi na po sa Zamboanga City ang labi ng isa sa dalawang piloto na namatay sa bumagsak na eroplano ng Philippine Air Force sa Pilar, Bataan nitong Miyerkules. Ayon po sa tagapagsalita ng Air Force na si Colonel Maria Consuelo Castillo, Biyernes ngayong araw, nilipad na po sa Zamboanga City ang labi ni Captain John Paulo Aviso, habang nananatili pa sa Villamor Air Base Mortuary ang labi naman ni Captain Ian Jeru Pasino. Ayon kay Castillo, parehong magaling at biyasang piloto sina Aviso at Pasino. Naging bahagi umano sila ng mga misyon at iba't ibang mga military operation, partikular noong Marawi Siege. Pero ang pinakamagiting na ginawa umano ng dalawang piloto ay ang imaniobra ang kanilang eroplano sa lugar na hindi matao bago ito bumagsak. Tiniyak po ng Air Force na magbibigay ito ng tulong sa mga naulila ng dalawang piloto. At samantala, sinabi rin po ng Air Force na aabutin pa ng ilang linggo ang imbestigasyon sa sanhi ng pagbagsak ng eroplano. All aspects po, first we also check yung material factors, titignan din po natin yung mga natirang systems na pwede pang ma-recover to be able to at least go back kung yung mga transmission na ginawa nila with the tower prior the actual crash landing. So these are just among the few things that our investigators would look into. Kaya po very thorough and extensive po talaga yung gagawing investigation. It will last for a few days or a few weeks probably. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. So Ariel, magiging maulan ba ngayong weekend? Henry, maulan sa maraming lugar sa bansa ngayong weekend dahil yan sa shear line at amihan. Kaya kapamilya, maghanda sa posibleng mga pagbaha at landslides. Samantala, malamig pa rin kaninang umaga dahil sa amihan. 13.6 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet. 14.6 degrees Celsius naman sa Baguio City at 19 degrees sa Tanay, Rizal. Ma-enjoy pa ang malamig na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon ngayong weekend. Lalo sa mga aakyat sa kanurang bahagi ng Cordillera, maging sa Tagaytay at Rizal. Ang shear line naman nasalubungan po ng malamig na amihan at mainit na easterlies ay magpapaulan dito po sa eastern part ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, pero wala pong inaasahang sama ng panahon ngayong weekend. Tingnan natin ang mga aasahang pag-ulan ayon sa The Weather Company. Sa Mindanao, bukas pa ng hapon uulan sa Maycaraga at Zamboanga Peninsula at sa gabi po sa Maylanao at Mindanao provinces naman may ulan. Sa Linggo, buong araw may aasahang ulan sa Caraga at malalakas po bandang tanghali. Sa gabi naman sa Soccsergen, Maguindanao, Lanao at Misamis Occidental may mga pag-ulan. Sa Visayas, buong Sabado may ulan sa Maysamar at Leyte at meron ding ulan sa umaga dito po sa Negros at pagsapit ng gabi sa Panay Island. Sa Linggo, mas malalakas na ulan ang aasahan buong araw dito po sa Eastern Visayas at buong Visayas na ang uulanin sa tanghali na magtutuloy-tuloy pa hanggang gabi. Sa Palawan, hanggang bukas ng hapon may ulan dito po sa southern part pero mababa na ang tsansa ng pag-ulan hanggang Linggo. Sa Luzon, buong weekend may aasahang mahihinang ulan dito po sa Cagayan
Cagayan Valley, eastern part ng Cordillera at Aurora dahil yan sa Amihan. At buong Sabado may ulan sa Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Bicol Region, lalo na po rito sa may Masbate at Sorsogon. Sa Linggo, mababawasan ang pag-ulan sa Southern Luzon pero pagsapit ng gabi, lalakas muli ang pag-ulan sa Sorsogon at Masbate. At dito po sa Metro Manila, makulimlim ngayong weekend pero sisilip-silip ang araw at mababa ang tsansa ng pag-ulan. Yan po ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya! Kumikilos na ang Department of Education at lokal na pamahalaan para paigtingin ang seguridad sa mga paaralan. Kasunod ito ng ilang naitalang insidente ng karahasan at pagpuslit ng armas na ikinamatay ng ilang estudyante. Sa imbestigasyon ng PNP sa pagkamatay ng 12-anyos na estudyante sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Enero 26, lumabas na nakuha ng bata ang 9mm na service firearm ng kanyang amang pulis sa loob ng kabinet sa kanilang bahay. Dinala niya ito sa eskwelahan at aksidenteng nabaril ang sarili. Fascinated siya sa mga guns because of yung na-influence ng online gaming like Mobile Legend and Counter-Strike. So, nung kinuha niya yung baril ng tatay niya, hindi niya alam yung ill effect na yung repercussion na mangyayari pag pumutok ang totoong baril. Tuloy pa rin ang investigasyon sa insidente, pero isinantabi na ng pulisya ang anggulong foul play. Wala naman siyang intention na ipanakot o ipakita sa friend niya. Siguro sa kakakalikot niya ng baril, that's the time na pumutok yung baril. We are conducting a further investigation dito sa school kung ano ang other motive na bakit nagawa ng bata yung ganyan. And we also conducting a neighborhood check kung ano ang attitude ng bata before the incident. Ayon sa pulis, nasa bahay lang ang ama ng bata at wala umanong kamalay-malay na kinuha ng anak ang kanyang baril. Sinusuri rin ito ng PNP para sa posibleng pagsasampa ng kasong administratibo laban sa pulis. Nais iwasan ng gun owner na si Pablo ang ganitong mga insidente sa kanilang bahay, kaya pinag-aral din niya ng paggamit ng baril ang kanyang asawa at panganay na anak. So kapag ang bata kasi trained sa barrel, so hindi na siya curious kung ano yon. Unlike pag hindi marunong, pwede niyang kalikutin, pakialaman. So yan, shooter din siya, oriented siya kung ano yung mga safety pagdating sa barrel. Sa edad na 10 taong gulang lang, tinagurian na si Chandra bilang pinakabatang lady shooter ng International Practical Shooting Confederation. Pero alam din niya ang kahalagahan ng pag-iingat. Tiyatago ko po siya sa place po na hindi po maabot ng kapatid ko para wala pong danger na mangyari. Na-train na po ako na ilalabas lang po siya tuwing may threat lang po, not for fun. Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte na maglagay ng mga bag scanning machine sa higit 40 public school sa lungsod. Tatauhan din ng force multipliers mula sa mga barangay ang seguridad sa labas ng paaralan. Inatasan na rin ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na makipag-ugnayan ang mga lokal na tanggapan ng DepEd sa pulisya para tulungan silang tukuyin ang mga paaralang kailangang higpitan ang seguridad. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Mahigit na 4,000 lamang ang bilang ng mga guidance counselor sa buong bansa. Malayo po ito sa inaasahang 1:500 na counselor student ratio sa mga elementary at high schools. Mas mataas na sahod at pagbibigay prioridad sa mental health ang nakikitang paraan ng isang grupo para mahikayat ng mas maraming guidance counselors. Nagpapatrol, Ara Perez. Si Teacher Metz ang nagsisilbing guidance teacher ng nasa 1,600 na estudyante ng Mandaluyong Elementary School. Aniya, time management ang susi para mapagsabay ang pagtuturo at paggabay sa mga bata. Kapag ka ang bata, nabigyan mo ng panahon, nabigyan mo siya ng importansya, feeling ko, nahihiya siya na gumawa na ng hindi maganda.
nakakalimutan niya na na, ay, pasaway pala ako. Ay, ako pala isang batang hindi pumapasok araw-araw sa school. Kaya naman binibigyan din ng sapat na kasangkapan ng mga guro para makapagbigay ng psychosocial well-being programs para sa mga estudyante. Every Friday, meron kaming homeroom guidance, pwede ipasok doon. At meron din kaming 20-minute breathing program na pwede namin integrate doon ang socio-emotional learning ng bata. Makikita mo din excitement nila na sila ay gusto nilang matuto. At pag may problema din sila, pinakikita rin nila na, oh, bakit malungkot ka? Kasi po, ayaw, may sasabihin na sila. Batay sa datos ng Philippine Guidance and Counseling Association, may mahigit 4,000 guidance counselors lamang sa bansa. Kaya't nahihirapang punan ang 1:500 counselor-to-student ratio ng nasa 28 million basic education students at 1:1,000 sa mahigit 4 milyong estudyante ng higher education. Para maging isang registered guidance counselor, kailangan ng 4 taon na undergraduate degree at master's degree. Saka pa lamang pwedeng kumuha ng board exam. Ang mahabang panahong kailangang ilaan, katapat ng mababang sahod, ang isa sa mga nakikitang dahilan ng isang grupo kung bakit kulang ang registered at practicing guidance counselors sa bansa. Kung sa ibang bansa umaabot ng 150,000 pesos ang sahod ng guidance counselors, dito nasa 25,000 hanggang 80,000 pesos, depende kung public o private school. Even licensed counselors, no, in the public and the government or in the private school, talagang nagtiteacher or umaalis talaga ng bansa. Pupunta Australia o ta Amerika. Aminado ang grupo ng mga guro na ramdam ang kakulangan ng guidance counselors sa mga paaralan. Wala tayong mga guidance counselors talaga halos, no, sa Department of Education. Meron po pero mangilan-ilan lang yan. Kahit paano sana ni grade yan, ano po, kailangan pa rin natin ng pondo para po mag-hire, no, ng mga guidance counselors. Dagdag ni Dr. Hokson, mahalaga na palaging kinakausap ang kabataan para mas maintindihan ang kanilang pinagdaraanan. And when you talk to them, you have to really put some structures. You have to really go for their interest. Nagro-Roblox ba sila? Nagva-Valorant ba? Nagti-TikTok ba? Sabayan mo muna ng rapport for that. Listen non-judgmentally, no? And go for observation. And then to enter into their heart, yung mga na-observe mo, positive muna, then negative, and then express your feelings. Bukod sa mental health programs, may mga psychosocial wellness seminar sa mga paaralan tuwing unang linggo ng pagbabalik eskwela at mga stress debriefing tuwing kailangan. Ara Perez, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, iniimbestigahan na ng Quezon City Police District Cybercrime Division ang magkasunod na insidente ng bomb threats sa 2 paaralan sa lungsod. Sa ngayon, inaalam na ng pulisya ang nagpadala ng banta na pag-alamang dummy account ang ginamit ng suspect. Nakatanggap ng bomb threat ang Ponciano Bernardo High School sa Cubao, Webes ng madaling araw. Agad na ginalugad ng bomb squad ng QCPD ang campus. Pero wala namang nakitang bomba. Noon namang Miyerkules, may bomb threat din sa San Francisco High School sa Barangay Santo Cristo. Pero nagnegatibo rin. Sa mga gumawa naman, better surrender right now because we can talk it out kung kayo ay nagkamali lamang. Pero kung hihintayin nyo pa, uulitin ko, hintayin nyo pa na lumabas ang aming search warrant at implement namin sa bahay nyo. Wala nang atrasan to. Itutuloy namin at makukulong talaga kayo. Agaw eksena ng isang pusa sa isang gusali sa Mandaluyong City dahil hindi lang siya basta isang alaga ng mga trabahador doon, kundi mistulang security guard na rin. Maaliw ka sa pagpasok mo sa gusali dahil babati sa'yo ang cute na pusang aakalain mong naka-duty. Siya si Ming Ming na pinagtutulungang alagaan ng mga empleyado sa establishmento. Kwento ng mga namamahala ng building na si Lala Buenaflor, malayang nakakagala si Ming Ming sa gusali. Pero, mas gusto ng pusa na samahan ang mga naka-duty na security guard sa may entrance. Dahil sa cute na pagbabantay ni Ming Ming, agad siyang nag-viral sa social media na may libo-libong mga reactions at shares sa Facebook.
Diskwento sa pasahe, imbis na libreng sakay. Ang balak ko na ipatupad sa EDSA busway. Limitado kasi ang budget ngayong taon, kaya pinag-aaralan po ng LTFRB kung paano ito mas mapapakinabangan sa mas mahabang panahon. Nagpapatrol, Lady Vicencio. Suki ng EDSA bus carousel si Nixon tuwing papasok sa trabaho noong may libreng sakay pa. Pero mula nang maningil na ng pamasahe, paminsan-minsan na lang siyang sumasakay rito. Sayang kasi yung araw-araw na pamasahe. Matagal kasi yung lalakaran, sayang lang din kasi yung ride, kaya mag-MRT na lang talaga. Kapag libre kasi kahit sobrang layo, malaki pa rin yung mababawas. Sa Pebrero sana ibabalik ang libreng sakay sa EDSA busway ayon sa unang anunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pero kanina, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III na posibleng hindi na ito mangyari. The intention of the leadership is to stretch the money for as long as we can. Malamang ang gagawin dito is we will just be giving discounts. Kasi po, pag ang ginawa namin is libreng sakay, like what we did last December, yung 1.3 billion is hanggang 4 na buwan lang po yun. 1.2 billion pesos ang inilaang budget para sa service contracting program ng libreng sakay. Malayo sa 8.2 billion pesos na pondo noong 2022. Una nang sinabi ng Department of Transportation na pumapalo sa 10 hanggang 12 milyong piso ang ginagastos ng gobyerno kada araw sa operasyon ng libreng sakay. Kaya sa halip na libre, diskwento na lang sa pasahe ang pinag-aaralang ibigay ng LTFRB. Iba-iba naman ang reaksyon ng mga tumatangkilik sa EDSA busway. Discounted na lang po. Bakit? Eh kasi ito pag libre, hindi naman po na matagal yung free na rides eh. Samantala pong discounted, tuloy-tuloy po yun. Malaking bagay yun, discounted. Lalo na sa mga nagtatrabaho, sa mga opisina, mga construction worker, malalayo yung pinupuntahan. For me po, syempre kung sa estudyante katulad ko, mas okay po yung free. Bukod sa diskwento sa pasahe, balak ding paglaanan ng pondo ang subsidiya para sa mga driver at palawigin ang programa sa mga pampasaherong jeepney at UV Express bukod sa EDSA bus carousel. May pondo rin para sa fuel subsidy ng mga tsuper na abot sa 3 billion pesos. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Nagbabala sa mga commuter ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa mga Peking Transport Network Vehicle Service o TNVS. Sa imbestigasyon ng LTFRB, may dalawang Russian-based ride-hailing app na InDrive at Maxim ang nag-ooperate po ng walang permit. Bukod sa Metro Manila, nag-ooperate din ang mga ito sa Pampanga, Cebu, Baguio at Bacolod kahit walang opisina sa bansa. Marami umanong tumatangkilik sa mga ito dahil sa mababang singil kumpara sa mga lehitimong TNVS. Nilinaw po ng LTFRB na hindi pa nag-a-apply ng permit to operate sa bansa ang InDrive at Maxim. Nakikipag-ugnay na rin ang ahensya sa Department of Information and Communications Technology o DICT para i-ban sa bansa ang dalawang ride-hailing apps. They don't pay government fees, mababa po ang singil nito. But then again, these are illegitimate. Pag may nangyari sa'yo, there's no way for the LTFRB or for other government agencies na habulin yung tao. Inilunsad ng Manila Water ang Novaliches Balara Aqueduct 4 sa Quezon City ngayong araw. Isa ito sa flagship projects ng Manila Water. Idinaan ito sa ilalim ng Commonwealth Avenue at may outlet portal at downstream distribution work sa Balara Treatment Plant. Sinasabing magbibigay daan ito para matiyak na may sapat na supply ng tubig ang 7 milyong customer sa East Zone ng Metro Manila. Dumadaan pa sa proseso ng testing ang 5.6 billion peso project bilang paghahanda sa full operation nito. Arestado sa entrapment operation ang mag-asawang suspect na sangkot sa investment scam. Umaabot umano sa mahigit 13 milyong piso ang kanilang nakulimbat mula sa mga biktima. Exclusive, nagpapatrol, Zian Ambrosio.
Nakangiti pa nang matanggap ni Jennifer Angeles ang sobre na may lamang 800,000 pesos. Bibilangin na sana niya ang pera ng palibutan at aresto ng CIDG QC District Field Unit sa isang steakhouse sa Timog Quezon City. Paglabas ng restaurant, poposasa na sana si Angeles, pero tumanggi ito at kusang sumama sa mga pulis. Kasama na rin niya na aresto ang kanyang mister na nakilala namang si Andre Coquia. Nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng 11 complainants na aabot sa kalahating milyong piso pataas ang ininvest bawat isa. Para raw umano ito sa cash flow investment company na mag-asawang sospek. Ang isang retired government employee, nagpasok pa ng nasa 2 milyong piso mula sa kanyang retirement pay. Malaki umano ang interest at makukuha niya umano ito sa Hunyo ngayong taon. Yung 2 million ko, magiging kikita ko ng parang sort of around 4 million. Modus kasi nila is this, they call their group as the JVC or the JAC, good trading, good consumer trading. At ang setup is like, for example, you give 1 million, ay may 49,000 ka within 45 to 60 days. So it depends on the contract. Dagdag ng mga pulis, kasama sa pang-akit ng mga sospek ay ang mga libreng alahas at branded na relo depende sa iniinvest na pera. Kabilang din sa nabiktima ang isang alkalde kung saan nasa mayigit 6 na milyong piso umano ang nabigay na pera. Marami sa mga biktima ay mula sa gobyerno, showbiz at mga negosyante tulad Divina na nangutang pa. Hanggang sa tinawagan na sila ngayong Enero at sinabi na namatay na ang may-ari ng kanilang kumpanya at sarado na umano ito. Ang kapal ng mukha niya. Kinaibigan niya kami ng gusto. Ngayon mabubulok siya sa bilangguan. Lumalabas sa investigasyon ng CIDG-QC na mayigit 13 milyong piso na ang nakukulimbat ng mga sospek. Kaya't kinasuha ng syndicated staffa at investment fraud. Samantala, nauna rito, nagbabala ang Securities and Exchange Commission sa publiko laban sa 5 kumpanya na nasangkot sa investment fraud. Paalala ng SEC sa publiko, mag-ingat sa pag-iinvest. Tiyaking lehitimo ang kumpanya bago magbitaw ng pera. Meron din silang investor education na matatagpuan sa kanilang website. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Mistulang pang Halloween ang surprise birthday party sa Antique dahil imbis na buhay ang selebrasyon, pamatay ang isinagawa nilang tema. Na-surpresa ang birthday celebrant na si Michael dahil malaburol ang ginawang handa sa kanya ng mga kaibigan. Kumpleto ito ng poster na aakalaing para sa patay. Merong ding kabaong na may mga pagkain gaya ng cake at spaghetti for long life. Ayon sa uploader na si Peter Magsipok, ginawa nila ang ganitong klaseng surpresa dahil hiling daw umano ni Michael ay isang tahimik na karawan. Naging emosyonal naman si Michael sa surpresa ng mga katrabaho at kaibigan. Naisumiti na ng Philippine Coast Guard sa Department of Foreign Affairs ang mga ebidensya sa pinakahuling insidente ng umano'y panghaharas na naman ng Chinese vessel sa mga mangingisdang Pinoy sa Ayungin Show sa West Philippine Sea. Ayon po kay PCG spokesperson Commodore Jay Tariela, nakausap ng kanilang mga tauhan ang mga mangingisda at kinumpirma umano nila na ang nangyari noong January 9, bukod sa sinumpaang saraysay ng mga mangingisda, sinumiti rin ng PCG ang mga video at larawan ng insidente. Gagamitin umano itong ebidensya sa paghain ng diplomatic protest ng DFA. Samantala, kinumpirma po ng Coast Guard Eastern Visayas District na nagpasaklolo ang MV Kaida 899, isang Chinese fishing vessel na suwadsad sa Suluan Island, Gian, Eastern Samar. Ang Suluan Island ay nasa silangang bahagi o eastern side ng bansa na nakaharap sa Philippine Sea at Pacific Ocean. Bagamat limitado pa ang binigay na detalye ng Coast Guard, kinumpirma nito na hinila na papuntang Tacloban City ang nasabing fishing vessel na may lulang 7 Chinese na mangingisda. Posibleng i-anunsyo na ng World Health Organization sa mga susunod na araw kung mananatiling global health emergency ang COVID-19 o hindi na. Naniniwala naman ang isang eksperto na nawala na ang pagiging emergency ng sakit. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
Mahalaga ang pulong ng World Health Organization na nakatakda ngayong araw. Pag-uusapan ng WHO Emergency Committee kung maituturing pa bang isang global health emergency ang COVID-19. Sa kabila kasi ng pagtaas ng bilang ng mga kaso sa China, bumaba na ang bilang ng nagkakasakit at nauospital sa maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas. Kaya para sa isang eksperto, malaki ang posibilidad na mawala na ang health emergency ng COVID. Compared to 2 to 3 years ago where we don't have this antiviral agent, and I think that's one area why public health emergency may not be anymore substantial at this point in time because of those factors, because we already have some answers to some of this or solution to the COVID-19 cases in our country. Bukod sa mga gamot kontra sa sakit, malaki ang naging papel ng mga bakuna, booster at exposure ng mga tao sa Omicron at mga sub-variant nito na siyang nagpataas ng population immunity. Nakatulong din para mabawasan ang hawahan ng COVID ang patuloy na pagsunod sa health protocol gaya ng pagsusuot ng face mask kahit optional na lang ito. Ayon naman sa Department of Health, sa 3 taong pandemya, kitang natuto na ang mga taong mag-ingat. Pero hindi dito natatapos ang pagpapanatili sa maayos na kalusugan ng mga komunidad. For example, if we're talking about people not wearing masks, this would translate into people having more sources of income to be able to afford their personal protective equipment, more than providing those responsive services which can lessen the prevalence or mitigate the effects of the pandemic. It's ensuring that baseline, these basic things that we need for us to live healthier lives are present. And that's how we hope to transform our communities moving forward. Malaking papel ang gagampanan ng mga lokal na pamahalaan dahil sila ang susuporta para maipatupad ang mga hakbang para mapanatili ang kalusugan ng mga residente. Ano man ang maging pasya ng WHO, tiniyak ng DOH na magtutuloy-tuloy pa rin ang pagbabakuna at ibang programa para mapangalagaan ang mga Pilipino laban sa COVID-19. Rafael Bossano, ABS-CBN News. Walang puknat ang pagbida ng Katie Lex Love Team ni na Katie Estrada at Alexa Ilacad na itatampok naman sa Valentine's Stage musical na Walang Aray. Trending naman ang mainit na komprontasyon sa seryeng Dirty Linen kagabi. Nagpapatrol si Mario Dumawal. Hindi ho sa ganun. Ang nakakaawa yung nalulungkot. Sanay akong mag-isa, sanay akong walang kasama. Huwag mo nga akong papakialaman. I don't stand it! Patuloy ang mainit na pagtangkilik sa kapamilya series na Dirty Linen. Hot trending topic ang episode kagabi kung saan tinabig ni Shara na ginagampanan ni Francine Diaz ang cake na gawa ni Mila na karakter naman ni Janine Gutierrez. Olivia, buntis ka? Una nang nagtrending ang Dirty Linen sa pasabog na episode kung saan tampok ang karakter ni Dolly De Leon na ina ni Janine sa serye. Oh, umalik, may alata. Patuloy din ang pakislap ng Kid Lex Love Team. Inihayag ni Alexa Ilacad na magtatambal sila ni KD Estrada sa Philippine Educational Theater Association o PETA Play na Walang Aray. It's a new challenge that we're going to be taking on. We're going to have a play with PETA called Walang Aray. This is a perfect opportunity to try something new and it's a great, great learning. Big challenge kay Alexa, ang disiplina ng teatro sa pagsisikap niya na maging mas mabuting artista. I wanted to show something different to other people kasi like I said po, gusto ko may bago akong napapakita. Magbubukas ang comedy musical sa February 17. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, dapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Umaga Diaz. Maraming salamat po. Happy weekend at magandang gabi. Bye!